Grabe talaga ang operation po ng sindikato. At mukhang itong Pogo may kinalaman dito, minadiskubre po ang malaking grupo na hanggang sa loob ng NBI ay nagtry na maglagay ng pera para isalba yung kailang kasamahan. At nakuha pa ang mga baril at iba pa ang mga illegal dito sa grupong ito. Pakinggan po niyo sinasabi ni Director Santiago ng NBI dito sa kailang malaking operation na ito. Naghanap na sila ng ways and means para maitago yung mga pera nila. Maitago yung pera, mailabas sa bansa, by fishing, smishing, fishing, baiting, pretexting, whaling, and the likes. Mga crime, cyber crime terminologies yun. Okay. So we were able to arrest the two na nagkukumit ng fraud na yun through sa bank ATM, yung mga ganyan. Nahuli natin dalawa. Later, after the arrest, may dumating na lima. Ina-arbor yung dalawa kung pwedeng ma-arbor. Alright. May dala na 1.5 million. So, my men called me up. I was then in Baguio City. Called me up, "Sir, merong dumating dito, lima, nakikiusap na mapakawalan yung dalawa, offering 1.5 million. Ayan. Okay. So, hindi naman kaplastikan sa inyo, hindi nagmamalinis. I ordered them, arrest them. Charged them for corrupting a public official. So, naging pito. We were able to seize doon sa car na dinamit nila. Siyempre, kinaresto na sila. As an incident to a lawful arrest, sinert sa kotse. Nakakita kami ng ilang baril plus smoke grenade. Arestado sila. So, yun ang mga kaso nila. So, about the operation proper. Grabe, ano ha? Yan po yung sinasabi ni Director Jimmy Santiago ng NBI. Sipin mo, tinangka silang suhulan sa opisina ng NBI. Nagdala daw ng 1.5 million cash at susuhulan para makawala yung kailan dalawang kasamahan as membro ng sindikato na bumibiktima sa mga ATM. Masino kung ano man. So, related po ito sa operation ng Pogo. Kung magunita ang sugal na Pogo ay involved din sa iba't ibang mga krimen sa bansa. Yan ang dahilan kung bakit ipinatitigil nga ni Pangulong Marcos doon sa State of the Nation Address dahil maraming illegal activities ang Pogo, ang mga dayuhang Chinese at involved dito na ginagamit at nagsasamantala dito sa Pilipinas. At ito ay pagpapatunay. After one week lang na iutos ng Pangulo, ang ipatigil ng Pogo, ito raw gumagawa itong sindikato ng paraan kung paano nila i-transfer ang kailang mga perang kinita rito. At kaya nga sila mag-operate, dalawa kaagad ang nahuli, sabi ng NBI Director, at tapos bigla pang manunuhol. Maliban doon sa 1.5 million, may mga baril pang nakuha doon sa kotse. So, talagang syndicated po itong operasyon ng Pogo. Talagang kailangang ipatigil na ito sa lalong madaling panahon. Congratulations sa NBI. Hindi sila natukso sa 1.5 million na lagay para pakawalan yung dalawang kasamahan. So isipin mo, dalawa arestado, lima yung dumating, may dalang pera para kurapin ang mga taga-NBI. O hinuli lahat, o pito na ngayon. May mga baril pa, illegal possession of firearms pa. So ayan na po ang pagpapatunay na talagang may sindikato sa Pogo ang mga dayuhang ito. At yan din ang pagpapatunay na panahon na para talaga ipatigil. Ang tanong, matagal na itong gawain ito. Noong nakaraang gobyerno po nagsimula itong Pogong ito. Gaano nakalaki ang sindikatong kanilang pinasok at ginawa dito sa bansa? Magkaanong pera na? Bilyon o trilyon na ba ang umiikot na pera sa illegal na operation? Nakakarampot naman o napakaliit na taxes ang kailang binabayaran sa national government? So, yan po yung issue dito. So, congratulations sa NBI at nagawa po niyo ito. Pagpapatunay lang ito at pagsunod ng NBI sa order ng Pangulo. Kasi sabi nga ni Director Santiago, ang utos ng Pangulo doon sa SONA, immediate. Pogo, effective today ay ban na. So, mula nun, lalong pinaigting ang kampanya. Ayan o, tuloy-tuloy ang operation ng ating NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission, tungkol dito sa operasyon ng Pogo. Okay? Any comment, reaction tungkol dyan sa matinding balitang yan. Okay? Related sa balitang ito,
Harry Roque hindi pa ho nakakasiguradong safe na siya. Ngayon, tinitingnan pa ng Department of Justice kung pwede siyang makasuhan ng obstruction of justice. Pwede isa yon. Dahil nga ho yung mga nahuli doon sa kanyang bahay na kanyang idinidinay na kanyang pag-aari doon sa Baguio City na mga hinahanap ng mga operator big time ng Pogo. At yung kanyang pangalan na nakita doon sa Porak Pampanga operation ng Pogo at yung sinasabi ng kanyang staff na si AR de la Serna na si Roque ay nagpakilala at siya po yung abogado raw ng mga Pogo, hindi pa po talaga lusot. Malaki ang kinakaharap na problema ni Harry Roque dito na dating dating spokesperson ni dating Pangulong Duterte noong nakaraang administrasyon. Ang tanong, hanggang saan ba kalalim ang relasyon at kinita ni Roque kung meron man dito sa napakalaking sindikato o napakalaking operasyon ng Pogo ng ilang taon na dito sa ating bansa. Billion-trillion budget ang pinag-uusapan dito. At lumabas doon sa hearing naman ng Kongres na Senado na member ng Board of Director o si Harry Roque at yung kanyang misis ay naging involved din sa ibang company naman dyan sa Bataan. So, dugtong-dugtong. At katunayan nga, nabanggit ko na ito sa isang video, meron hong pagpapatunay ang Homeowners Association dun sa Pineswood Baguio Golf Country Club na kasama si Roque dun sa picture na nagpapatunay na member siya ng Homeowners Association. So, hindi totoo. Parang ganon. Na pag-aari yan ng korporasyon at mukhang kay Roque talaga yung Harry Roque yung bahay. So, hindi pa ho tapos. Malaki ang magiging pananagutan at dapat ipaliwanag ni Harry Roque dito ho sa mga isyong ito. Ha? Antabayanan po ninyo. Huwag kayong mawawala dito sa ating mga topics sa aking mga channel, especially dito sa MA Pinoy TV at kahit doon sa Mike Abe Opinions at yan ho ay bibigay natin ang mga update ng mga nangyari sa direktiba at aksyon ng Pangulo ng National Government tungkol ho dito sa mga illegal na posibleng matagal na hong nagsasamantala sa ating bansa at sinusubukan ng Estado kung paano nilusutan. Pero ngayon ay hindi na po yan mangyayari dahil disidido si Pangulong Marcos na ipatigil, dismantle ang usaping ito at mananagot ang lahat ng mga may pananagutan. Mga dating opisyal or kasalukuyang opisyal, local o national, at kasapakat ng mga sindikatong tinuturing ng mga fake ng mga Pilipino dahil Chinese national nagkukunwari mga Pilipino. Inamin din ni Director Santiago ng NBI, patuloy ang kailang paghahanap dito sa nawawala until now na si Mayor Alice Goo ng Banbantarlac. Hindi daw sila tumitigil, hinahanap nila. Kung ito man ay hawak ng sindikato o kung ano man, hinahanap nila dapat hulihin dahil ito po ay may warrant mula sa Senado. Ang NBI ay isa sa mga tumutulong sa Senado para mahuli ang may mga warrant para especially yan nga pong mga sangkot sa Pogo operation dito po sa ating bansa. Any comment, reaction, malaya-malaya po kayo. At paki-like lang po ninyo itong ating mga video. Yung hindi pa nakakapag-subscribe at follow, follow lang po kayo para tuloy-tuloy ang ating mga balitaan sa araw-araw.